sabi siya assassin, pag tinulungan ka, dapat tumbasan mo ng respeto. Yun! At tanawin mo ang utang na loob sa taong tumulong sa'yo. Diyan ang simula ng pagtitiwala. Yun, tama! Diyan, dapat. Ganyan lang. Sabi ni Shadow Assassin, ma. Tama yun. Pag tinulungan ka, dapat tumbasan mo ng respeto. Respect. Tama ka na. Tapos tanawin mo utang na loob. Yan. Tanawin mo lang. Hindi mo kailangang bayaran. Pag tinulungan ka. Wala ka nang magagawa, mga kasaword. Kasi darating ang time talaga na kailangan mo ng tulong. Kapag natulungan ka ng isang tao, hindi na mabubura sa buhay mo yun. Hindi na mabubura yun. Hanggang sa mamatay ka na lang, hindi na maalis sa sarili mo na natulungan ka ng taong yun. Oh, magandang araw, magandang gabi, mga kapatid. Or sa masulok ng daigdig. Mag-reaction video lang po ako dahil do sa yung sa dati kong reaction video eh marami nag-comment na siguro hindi naman nila naintindihan kung ano yung ibig ko sabihin. Ito po ay paglilinaw. Itong aking reaction video ngayon, paglilinaw na tama rin si Idol Japper. Hindi niya nga nila lahat. At saka yung pong binabanggit doon ay yung vlogger na sinasabi ko ay yun yung aking natulungan or kung sino man yung aking natulungan doon ay saka marami na nga nagsumbong kay Idol kaya nasabi niya yung mga bagay na yun kaya ito naman po ay para linawin sa inyo mga nag-comment or mga basher natin diyan na naglabasa na binabash niyo si Idol. Wag niyo po iba si Idol kasi pinoprotektahan niya lang po ang mga sponsor. Yun ang ano roon. Ako naman dahil nga syempre isa sa nag-i-sponsor din, nasaktan ako dahil nangyari din sa akin 'yon. Oh, kaya nga ako po ako nag-react do sa sinabi niya. At yun nga na tinawag kaming tanga kaya pero sa akin wala naman po ako sama ng loob doon eh kasi kumbaga hindi naman totally nasa sa akin yung patama na yun. Tinamaan ako pero hindi totally sa akin lang kaya lang ako nag-react syempre nasaktan din ng konti ang damdamin ko. Pero kalaunan, nalinawan ko rin. Kasi, siyempre, yung mga kaibigan natin na nando sa Bukana, nag-aalala sa akin, nagsitawagan nga para linawin kung ano yung nangyari. Kung sino, hindi ko rin naman pwedeng banggitin dahil yun ang sabi ni Idol Japper na huwag magbabanggit ang pangalan. Kaya, eto po, panoorin nyo yung paglilinaw ni Idol Japper Sniper. Sana po panoorin niyo hanggang dulo bago kayo mag-comment mga kapatid. Mga nagka-catchy ng mga title at mga thumbnail. Kapag hindi mo pala nuorin talaga yung video, mga pagkakamalan mong issue. Ako mahilig din ako sa ganun. Kaya panoorin niyo muna. Meron nga ako nabasa yung kay Tatay Pandong. Di ba, nung sinabi ko na may mga nag-sponsor na mga nagiging tanga na. Yung masakit ako, sumakit nyo yung tambo kayo. Mga kasuwerte, ito mga sinasabi ko, diretsahan kasi ako eh. No? Nung araang live ko, nagsabi ako, no, nagbigay ko ng warning or nagbigay ako ng advice, diretsahan na, about dun sa mga nag-sponsor, sa mga vlogger na nagiging tanga na. No? Alam nyo kung bakit sinabihan ko sa nagiging tanga, dahil yung mga pera nila, ay bigay sila ng bigay, no? Hindi nila alam kung ano nang nangyayari sa pera nila. Ang nakikita lang sa mga vlog ay mga mabubuting bagay. Ganun. Di ba? So, nag-react si Tatay Pandong. Nasaktan siya. Siguro, tinamaan si Tatay Pandong. Ninong ko yan si Tatay Pandong. No, ang, siyempre, nasaktan ako sa sinabi ni Japper Sniper. Yun kasi ang kanyang title. Kapag hindi mo panuorin, ang iisipin mo talaga, si Tatay Pandong nagalit sa akin. Pero hindi, panoorin nyo.
nag-react siya kasi nasaktan siya. Kasi siguro sa Taipando ay nabiktima din sa mga ganyang kalagayan, kaano, di ba? Alam mo sa Taipando mga kasuward, napaka-grabe sumuporta yan sa suward community ko. Sa mga nagdaan kong challenge, ang dami niya mga sinuportahan, di ba? So baka mayroon mga ganyan siguro mga scenario, no, na hindi ko alam. Meron siguro, kasi sa dami ng sinuportahan, hindi ko lang nakikita kung anong mga pinagagawa na aking mga nasasakupan. Winawarningan ko lang, no? So, shout out sa inyo. Basta sinasabi ko lang, concern ako dun sa mga ibang mga support, mga nag-sponsor kanila, especially mga OFW na ang akala nila nagamit sa magandang, kung naayon doon sa kanilang mga gusto yung ginamit na pera na yun, parang hindi. Siyempre, marami akong mga supporters na mga big time. Mga talagang, yung iba nga, pinipm. Sinasabi sa inyo, hindi ko mapangalanan. Wala kayong marinig sa akin na magpapangalan ako ng isang nasasakupan ko kasi hindi ko naman sila pinisponsor sa akin, tumulong sa akin, nagpapasa ng comments, putang ina nyo, pero ako yan eh, hindi man ako binanggit sa vlog. O diba? Ganon! Oli, susumbatan ka ngayon, anong sabihin mo? Kung tutulong ka, huwag ka manumbat. Eh, hindi ka tumapan sa usapan eh. Sabi sa iyo, pasalamatan mo lang ako, banggitin mo lang yung pangalan ko, okay na ako eh. Inako mo lahat eh. Ganun po. Tapos hindi mo matulungan, no? Ang problema lang, pag may ginagawa ka kasing katarantaduhan, hindi ka lang may inaapakan ng tao. Kahit anong sipag, kahit anong pursigidong gawin mo, wala kang asenso, hindi ka magkakagumpay. Wala pa kayo napapansin, tingnan yung mga sarili ninyo, no? Sa pagbablog, no? Sabihin natin na kailang taon na kayo, or kung umabot mo kailang taon, ang daming nabibigay ng blessing sa inyo, pera, may mga sponsor, pero wala pa rin progress yung career ninyo sa pagbablog. Progress pero hindi kayo masaya sa pagbablog. Hindi kayo masaya sa buhay ninyo ngayon. Maraming mga negative comments sa private or public. Kasi nanluloko kayo ng mga tao. Yan. Na mga nag-sponsor, no? Sikapin ninyong alam ninyo kung saan napupunta ang pera ninyo. Kung ang 100,000 nyo bang binigay ay 100,000 ba talaga yung ginastos. Ganon. Magtanong tayo ka sa mga paligid kung anong klaseng tao yung tinutulungan ninyo. Kung ano yung, kung saan napunta, kung ano bang mga ginastos nila. Meron ba talagang ganito ba? May binili bang ganyan? Bla 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 bla. Hindi naman ganong kayaman. Kumbaga importante sa kanila ang bawat sentimo. So ang iniisip ng iba dyan, makatulong sana to. Siyempre, kapag nabigo, masasaktan ka rin. Kasi nagbitiw ka ng pera eh. Eh, pinaghirapan mo yun eh. Wah? Ako ay nagsalita na ako ng ganito kasi. Wah, naawa kasi ako sa ano. Hindi naman naawa. Concern na ako ba sa ano? Hindi lang sa ano. Ang community ko kasi, siyempre, part kayo sa community ko eh. Mga nanonood, nag-sponsor, mga vlogger. Di ba? Hindi ko itinatanggi na malinis yung community ko. Mayroon talaga eh. Hindi maiwasan talaga sa sobrang laki na ano. Komunidad ng ganito, sword community. Meron talagang gumagawa ng ganyan. Nasabi mo sa mga nagbigay sa umpisa, tapos manumbat sa huli. Depende kasi yan sa ano, usapan. Meron kasing, hindi naman lahat ng panumbat ay ano, masama. Halimbawa, meron kang supporters. Diba ako, meron akong may kumausap sa akin na Jap, bigyan kita ng limawa. Ito, bigyan kita ng 5 million. Ganun. Ah! 5 million. Kasi gusto kitang tulungan. Gusto kong maging maayos ang buhay mo. Itong 1 million, bibili ka ng sasakyan. Itong 1 million, bibili ka ng lupa. Itong 1 million, bibili ka ng big bike. Lah! Tapos itong 2 million, ay itong 1 million, para pang 4 million pa eh, didiposito mo sa bangko. Tapos itong 1 million pang charity mo. O, 5 million. Naubos yung 5 million sa kasino. Naubos sa kasino. Kung pansumbatan ka dun sa pinagbigay sa'yo, tanggapin mo. Siyempre, binigyan kita ng 5 million.
anong ginawa mo? Grabe ang tulong ko sa iyo. Natural noon, natural lang 'yun. Ngayon, asan na yung bahay na inaano sa iyo, ha? Sumbat din ganun. Ha? Ayun ganun. Diba? Tapos sasabihin mo, sabihin ko na, kung magbigay ka ng tulong, dapat hindi ka na lumbat. Diba? Bawa. Diba? Ano ka example dyan? Ito siya nga sa akin, buha ako yung panaumpisahan ko. Man. Sponsor sa akin, tumulong sa akin, nagbabasa ng comments, puta ina nyo, pera ko yan, hindi man ako binanggit sa vlog. O diba? Ganon! O di, susumbatan ka ngayon, ano sabihin mo, kung tutulong ka, huwag ka manumbat. Eh, hindi ka tumapan sa usapan eh. Sabi sa'yo, pasalamatan mo lang ako, banggitin mo lang yung pangalan ko, okay na ako eh. Inako mo lahat eh. Halimbawa ngayon, iisipin ko yung mga tao na, halimbawa sabi ko nga natulungan ko, ganun. Tapos, dumating yung time na nagipit ako, ganun. Tapos, iisipin ko sila. Yan ang laking pasasalamat ko sa lahat. Sa lahat ng simula ng naging vlogger ako. Mga sir, lakas nyo. Karumalduman, limpak-limpak ng mga sponsor na dumaan sa akin. Dami. Sobrang dami. Pero, hindi ko alam, meron bang, never akong nakarinig. Wala akong maalala. Wala akong isa. Nasinumbatan ako. Wala. Mayroong nagagalit sa akin pero hindi ako sinumbatan. Yung nagtanong lang bakit, ano ganito, naka-express ako ngayon. Ayan, so mga miscommunication. Pero yung sinusumbatan ako, never kong na-experience sa aking... Okay. Ako kasi kinukonsider ko yung normal na talaga masumbatan ka kapag hindi mo tinupad yung usapan nyo eh. No? Normal yun eh kasi ikaw, nagbablog. Ginagamit mo yung pera na binigay sa'yo ng tao, tapos may usapan kayo, dapat ganito, tapos hindi mo tinupan, natural talaga masumbatan ka talaga. Ngayon, kung magagawa yung, nagagawa ng video yung tumulong sa'yo, na ganito, dapat na usapan, patay ka doon. No, eh, siyempre, vlogger ka eh. Di, na social media kayo eh, nabubuhay. O di, ganun talaga mangyayari. Normal yun, hindi lahat na ano. Sabi ni Shadow Assassin, pag tinulungan ka, dapat tumbasan mo ng respeto. Yun! At tanawin mong utang na loob sa taong tumulong sa'yo. Diyan ang simula ng pagtitiwala. Yun, tama! Diyan, dapat. Ganyan lang. Sabi ni Shadow Assassin, ma. Tama yun. Pag tinulungan ka, dapat tumbasan mo ng respeto. Respect. Tama ka na. Tapos tanawin mong utang na loob. Yan. Tanawin mo lang. Hindi mo kailang bayaran. Pag tinulungan ka. Wala ka nang magagawa mga kasaward kasi darating ang time talaga na kailangan mo ng tulong. Kapag natulungan ka ng isang tao, hindi na mabubura sa buhay mo yun. Hindi na mabubura yun. Hanggang sa mamatay ka na lang, hindi na maalis sa sarili mo na natulungan ka ng tao yun. Mga nasasakupan ko, mayroong mga gumagawa ng mali. Hindi tama talaga pagdating sa financial. No, especially yung mga sponsorship, sponsors na no, pagdating sa pera. May mga gumagawa ng ganun na pinagulo ko ang mga sponsor. No. Yan. Alam ko kung sino ang mga gumagawa ng ganyan. No. Pero hindi ako nakikialam. May mga iba, pinakausap ko ng personal, pinipiin ko, minsan pinapunta ko sa bahay, pinakausap ko. Mali yung ginagawa mo, ganyan. Dapat mag-ingat ka. No, no. Pero kung makaangat sila, di. May mga pinagulo ko yung mga sponsor, no, gumagawa ng hindi maganda, pagdating doon sa pera. Nandun lang, dito rin pa, hindi ko alam kung sino, labas na yan dito. Hindi ako naninira, wala akong pakialam kasi nakalam ko may ano, may ginagawa silang katarantaduhan. Pero wala akong pak, ang gusto ko, umangat pa rin sila. No?
kahit na galit ako, hindi ako nangihila pababa. Halimbawa, sa aking community, dito sa Sword Family, kapag meron akong nakikita na mali, na pinagluko na yung especially ang Sword Community, ang itong community pa ay napakaraming sponsor, mga big time po ang mga sponsor dito. Sa community, ibang-iba po yung community ko sa ibang mga community na ibang vlogger. Dito sa akin, mga kung usapang sponsor, grabe. Hindi na ako masyadong tumatanggap ng mga sponsor eh, pero nagkalat sa akin mga iba-ibang mga vlogger community. Nandun mga silent lang yung iba, hindi nga napapakilala eh. Baka pag nakausap kita, itigil mo lahat ng tulong na ibinibigay mo sa akin na yupak na vlogger na yan. Naapektuhan ang pamilya ko. Patay ko. Buti nga ngayon, mabait pa ako, hindi ko papangalanan eh. Yung mga... Yan o. Huwag lang maapektuhan ang aking pamilya. No? No? Kapag mayroong na agabyalo o na saktan sa pamilya ko dahil sa mga vlogger, patay kayo sa akin pag ako napuno. Pero hindi ko gagawin yun.